Magandang umaga po mga minamahal kong kapatid. Muli nandito po ang iyong lingkod, Epifanio Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Brotherhood. Sa ating pagpapatuloy, gaya po ng sinabi ko, na sa araw pong ito ay dire-diretso na po tayo na makakapiling ninyo ang iyong lingkod, Epifanio Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group upang silipin ang mga tiwaling politiko, no, na niloloko lamang ang ating mga kababayan, no, at pinapaasa lamang sa kanilang mga pangako. Patuloy po tayong susubaybay sa mga politikong ginagamit lamang ang kanilang kapangyarihan para abusuhin ang karapatan ng ating mga mamamayan. Patuloy po tayong sisilip at makikipaglaban alang-alang sa ating mga kababayan na tinatanggalan ng karapatan, no. So mga kababayan, bago tayo mag-umpisa, binabati ko ang ating mga kapatid dito sa Civilian Anti-Crime Group na patuloy na dumadami, no? Patuloy po tayong dumadami, Luzon, Visaya, Mindanao. At maraming salamat din po maging sa ating mga supporters sa ibang bansa na patuloy na nagtitext sa atin, tumatawag sa atin. Talagang nakikiusap na sana mag-vlog na daw ang iyong lingkod, Epifanio Labrador, at nami-miss na nila, no? At maging sa ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Luzon, Visaya, Mindanao, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. So mga kapatid, tulad po ng sinasabi ko, sa lahat po ng mga politiko nitong dumaan na eleksyon, na sa pakiramdam ninyo na kayo po ay dinaya, no, ng inyong kalaban at kayo ay mayroong ebidensya, huwag po kayo magdalawang isip na iparating dito sa atin ang inyong mga sumbong, ano, kung sa tingin ninyo na kayo ay dinaya sa pamamagitan ng pamimili ng boto, no? Maraming paraan ng mga politiko para mandaya, eh, no? Halimbawa na lang itong si Henry Tevez, no? Kung titignan nyo talaga yung karatula, ah, no, yung poster na kinabit, ginaya talaga pati yung mukha ng ating butihing Gobernador Digamo, no? Talagang ginaya pati yung forma, 'di ba? Nakakatawa nga ang isipin, you know, na manalo lamang, ginagawa ang lahat, no? Biro mo, ha, ang original na pangalan nito ay Grego. Nagruwel din siya, no? Para lituhin, tapos doon sa ibang lugar pa ng Negros Oriental, yung numero pa iba yung nakalagay doon sa numero na original dapat na numero ng ating Gobernador Digamo, no? So ganun pa man ay ipinaglalaban ng ating butihing Gobernador Digamo na siya ay panalo, at talagang sa tingin ng lahat at tingin ng Diyos, no, talaga naman panalo ang original na Digamo, no? Talaga naman panalo, walang kaduda-duda, panalo ang ating butihing Ruel Ragayo Digamo, no? Ginamitan lamang ng strategy, no, ng kalaban itong si Henry Tevez para manalo siya, kasi alam niya wala siyang laban, eh. Kung hindi siya gagamit ng pandaraya, walang laban nito. Wala sa kalingkingan nito si Henry Tevez. Wala to. Hindi to pwedeng maging gobernador. Tingnan niyo, ha. Sa pagtakbo pa lang niya, pinapakita niya na yung kanyang pagiging mandaraya. Lalo na kapag nakaupo na yan, no? Hindi lang kayo dadayain diyan sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na alam niya, kundi dadayain kayo na sa isang bagay na kung saan na dapat niyang ibinibigay diyan eh hindi niya maibibigay, no? Katulad na lang ng mga project, no? Mga proyekto na dapat gagawin niya, pero hindi, alam ko 'yan. Lahat ng nagastos niya ni Henry sa eleksyon, babawiin niya 'yan. Kaya nga bumibili ng halata naman, tingnan niyo. May kita nyo, ha, nasa pangalan niya yan, namimili sila, mga kapatid, ha, hindi to paninira, ayan mismo, nasa sobre, ha, nasa sobre, no, talaga naman. So mga kapatid, patuloy po tayo na susubaybay dyan sa Negros Oriental, dahil na rin sa mga panawagan ng ating mga kapatid dyan sa Negros Oriental, especially dyan sa Bayawan City, no. Nagte-text sila at nagmamakawa na sana kahit tapos na ang eleksyon, huwag daw natin bitawan ang pagsubaybay dyan sa Bayawan City at sa buong Negros Oriental. Alam niyo mga kapatid, nung kami ay pumunta dyan,
inobserbahan ko yung lugar, ano. Eh, nakita ko, sa 100%, 40% ang nalululun na sa sugal, lalo na sa online sabong. At palagay natin, 20% naman yung nalulun na sa pagtaya dyan sa STL. Kaya, alam ko na hindi lamang itong si Ernie Tevez ang naghahabol na manalo itong si Ernie. Bakit? Pag nawala si Ernie, maraming mga addict na dyan sa sugal, lalo sa online sabong, ang madidismaya, no? Maraming mga addict na sa pagtaya ng STL ang madidismaya, no? Especially marami ding mga kapatid natin diyan na nalulunod na sa droga, ang malulungkot, no? Kaya sila mismo, lalong-lalo na yung mga alagad ni Tevez, eh nagsisikap na takutin yung mga taong ayaw sa pamamaraan ni Tevez, no, ng mga Tevez. Kasi lulong na nga din sila, no, lulun na sila, lalo na yung mga mamamatay tao ni Tevez dyan. Nagsisikap yan sila na talagang manalo yung amo nila, kasi pag wala na si Tevez, wala na rin sila trabaho. Wala na rin, pag hindi na nanalo yung kanilang amo, wala na silang tatakutin. Hindi naman sila pwedeng gamitin ni Digamo, ng ating butihing gobernador. Hindi naman mamamatay tao yung ating gobernador Digamo. Pasensya na kayo, at dito sa amin kasi kahit malayo yung tao, tumatahol na yung mga aso ko, no? Kaya alam namin kung may kalaban o wala, no? Pasensya na kayo kung naririnig niyo ang aking mga aso. So ganun, mga kapatid, kaya napansin ko talaga malakas yung hatak ng kasamaan diyan sa Negros Oriental, ano, sa pamamagitan ng mga ginagawa ng mga Tevez diyan. Siyempre, marami nang na-addict eh. Ikaw ba naman na-addict ka na sa online sabong? Eh siyempre, pag nawala si Tevez, 'di ba? No? Pag nawala si Tevez, marami ding malulungkot diyan ng mga kapatid natin na nabibigyan ni Tevez, 'di ba? Lalong-lalo na yung mga hindi tunay na naglilingkod diyan. Ayaw ko na bang, alam nila kung sino sila. Alam nila kung sino yung tumatanggap kay Tevez, no? Kaya mga kapatid, nagpapasalamat nga pala ako doon sa mga kapatid natin. Nagulat nga ako nung ako ay nagising at tinignan ko yung aking GCash, ano. Ang inaasahan ko talaga hindi ganun kalaki, no? Marami sa abroad, no, na nagbigay sa atin ng pang birthday, no, lalong-lalo na salamat din sa ating butihing Gobernador Digamo, no, sa ating mayora na asawa ng ating Gobernador Digamo, maging sa ating Vice Governor, maging sa iba pang mga politiko na nagbigay ng pang birthday natin. Maraming salamat po sa inyong lahat, ano, at sa iba pa na sumuporta nitong aking nagdaan na birthday, no. So salamat po sa inyong lahat. So mga kapatid, salamat din sa mga kapatid natin na patuloy na nananalangin upang tayo ay magpatuloy. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At sana po suportahan nyo po yung araw-araw nating pagbablog, you know? Tulad po ng sinabi ko, araw-araw na po ninyo mapapakinggan ang inyong lingkod upang talakayin o tirahin ang mga politikong nagpapaasa. Kaya ikaw dyan sa Negros Oriental o dyan sa Bayawan City na bagong mayor, huwag kang hayahay, ha. Tevez din to, si Jack Tevez, no? Huwag ka masyadong hayahay dong, kasi titignan ko yung trabaho mo dyan, kung ginagawa mo ba yung mga pangako mo para dyan sa Bayawan City. Hindi kita tatantanan, hindi ko kayo tatantanan, ha. 24 oras, meron akong taga-report ko anong ginagawa nyo. Yung lahat ng pinang, yung mga lupa dyan na wala pang simento, na sabi ni Henry noon, pinapagawa daw niya yung mga lupa dyan lahat. Kaya nga parang bumabaha, tingnan nyo mga kapatid. Di ba? Yung ba yung ano, ginagawa mong mga kalsada dyan, halos lahat sabi mo eh. Lahat nagawa mo na. Pero ngayon, ewan lang natin itong aso din ni Tevez, si, tawag nito, Jack. Tevez, no, na nanalong mayor, no, isa din to sa nandaya eh, namimigay din to ng boto eh. Meron tayong nakuha mga kapatid na ebidensya na itong tatlong ito namimigay ng sobre talaga mananalo nga eh. Ikaw ba naman eh, bilhin mo ba naman yung mga
yung mga tao, lalong-lalo na yung mga mukhang pera dyan sa Negros Oriental na nabibili ng pera ng mga Tebes, eh talagang panalo nga. Diba? Masakit lang dyan mga kapatid. O tingnan nyo, may nakarating agad sa akin, apat na daw yung patay ngayon dyan sa Negros Oriental dyan. No? Piro mo ah, pinapatumba ni Tebes yung mga tao dyan na hindi sumuporta sa kanya nung eleksyon, yung mga leader yan na napanig sa ating mga kapatid sa hanay ng ating gobernador Digamo. No? Biro mo ah, yan ang sintensya ng mga Tebes doon sa mga hindi pumapanig sa kanila. Tingnan mo yung mga kapatid, no? Alam ng lahat na nagte-text sa akin dito, isa lang ang sinisigaw nila. Isa lang ang sinasabi sa akin, walang ibang nagpapatay kundi mga Tebes dahil dati na nilang laro yan. Dati na nilang gawain yan. Kaya mga kapatid ko dyan sa Negros Oriental, ingat po kayo. Mag-ingat po kayo hanggat buhay ang mga Tebes na yan. Hindi po mawawala ang mga krimen dyan. No? Kaya nga po, patuloy po tayong manalangin na sana po gumawa ng paraan ng Diyos na ang mga Tebes, no? Hindi man sila mawala sa politika, sa ibang pamamaraan, na ang Diyos ang gagawa ng paraan. No? Hindi natin kaya sila kasi pera nga yung inaano eh. Siyempre, tutulungan sila ng mga kalyado nilang mga sugarol, di ba? Yung mga addict na sa STL, addict na sa online sabu, addict na sa shabu. Natural, pag nawala si Tebes, natural, maraming malulungkot yan ng mga addict na. No? Kasi sa aming paggana, talagang talamak pala dyan, mga kapatid. Talamak ang STL. Eh, sabi nga nito ni Ang Bato, yung kalaban nito ni Tebes, hindi naman nagbabayad ng ano to, ng tax. Pero ba't hindi masita ng ano yan, ng gobyerno yan? Parang sa tingin ko, pati gobyerno, kayang tapakan ni Tebes. No? Bakit akala ko, pinapaimbestigahan na ng presidente yung lugar na ng Negros Oriental, pero hanggang ngayon, anong nangyayari, di ba mga kapatid? Mag-isip kayo mga kapatid, bakit hanggang ngayon hindi inaaksyonan ang mga Tebes? No? Mag-isip kayo, bakit kaya? Talaga bang napakayaman ito ni Tebes para mabayaran lahat? Pero sana itong COMELEC hindi mabayaran, no? At sana manaig pa rin ang katotohanan na talagang itong si Henry Tebes ay nandaya sa pamamagitan ni Gregor Digamo na nagpanggap na Ruel Digamo. At pati itong sa poster, nakikita naman natin, di ba? No, pati forma, kitang-kita natin. So mga kapatid, sa ngayon po, ito muna po ang ating pag-uusapan, ano? At ito ang ating panimula sa taong ito. At subaybayan po natin ang mga susunod na kabanata ng ating mga pag-uusapan patungkol po sa mga nangyayaring patayan dyan. At sa mga nakakaalam, mag-text na po kayo. Maraming salamat po. Muli po, sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay ang ating inambayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po.